Karamihan sa atin habang lumalaki ay nagnanais na magkaroon ng kalayaan o yung pagiging independent. Kung dati ay gusto nating katabing matulog ang ating mga magulang ay dumarating tayo sa point ng ating buhay na gusto natin na magkaroon ng sariling kwarto. Habang nagkakaisip kasi ang isang tao ay gusto niya na meron siyang privacy. Ngunit paano kung ang silid tulugan na dapat ay magiging pahingahan mo ay may naninirahan na isang nilalang na magbibigay sa iyo ng ligalig at takot? Nanaisin mo bang magkaroon ng sariling kwarto? Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at isa po ko sa mga masugid ninyong subscriber sa inyong YouTube channel at nakaabang ako sa mga bago mong binabasang sulat, lalo na sa horror. Sobrang fan mo po ako kaya naisipan ko na mag-share na rin sa inyo sa inyong programa ng kwento ng katatakutan ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Heidi. 27 years old na ako sa ngayon. Ang aking ikukwento ay nangyari noong ako ay teenager pa lamang. Simple lamang ang aming pamilya. Hindi mayaman, hindi rin mahirap, kumbaga ay sakto lamang. Tatlo kaming magkakapatid na puro babae at ako ang middle child. Nagkatrabaho noon ang tatay ko sa isang factory habang si mama ay isang housewife. Noon ay hindi ako close sa dalawa kong kapatid. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin pero silang dalawa kasi ang palaging magkasama habang ako ay palagi namang mag-isa. Saka ako yung tipo ng tao na hindi talaga showy. Nahihiya pa nga ako sa mga kapatid ko na makipag-bonding sa kanila. Wala namang problema yon sa akin kasi meron akong mga kaibigan sa school at sila ang madalas kong nakakasama. Kahit sa parents ko ay hindi rin ako close, Papa Dudut. Hindi kagaya ng dalawa kong kapatid na sobrang close sa mama at papa namin. Kaya medyo malayo ang loob ko sa kanila. Grade 4 ako nang sabihin sa amin ni Papa ang balak niyang mag-abroad. Wala raw kasing pag-asenso kung sa Pilipinas siya magtatrabaho habang buhay. Lalo na at lumalaki na ang mga gastusin namin sa bahay. Pangarap din kasi ni Papa at Mama na mapaayos ang aming bahay ng panahon na yon. Dahil kasi sa sapat lamang ang kinikita ni Papa ay wala siyang naiipon para sa pagpapaayos ng aming bahay. Magkakasama pa nga kami ng mga kapatid ko sa isang kwarto noon. Si Mama ay payag sa desisyon ni Papa. Yung dalawa kong kapatid na sina Hana at Kyla ay ayaw umalis si Papa. Mami-miss daw kasi nila si Papa kasi nasanay sila na kasama ito simula pagkabata nila. Ako naman ay walang problema kung magtrabaho sa ibang bansa si Papa kasi naisip ko na mas malaki ang sahod doon at totoo ang sinabi niya na hindi kami aasenso kung dito lamang siya sa Pilipinas. Minsan talaga ay kailangan na magsakripisyo para sa pangarap. Naiintindihan ko kasi si Papa, Papa Dudut. Natuloy si Papa sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Makalipas ang isang taon na malayo siya sa amin ay doon na kami nagsimulang mag-ipon para sa pagpapaayos ng aming bahay. Nami-miss ko rin naman si Papa pero hindi ko yon masabi sa kanya. Hindi kagaya ng dalawa kong kapatid na nasasabi yon kapag tumatawag sa amin si Papa. Umuwi naman si Papa sa amin isang beses sa isang taon at kasama namin siya palagi tuwing Christmas at New Year. Third year high school ako nang tumigil na si Papa sa pagtatrabaho sa ibang bansa dahil meron na kaming sapat na pera para sa pagpapaayos ng aming bahay. Ayaw kasi ni na mama na unti-untiin ang pagpapaayos ng bahay dahil ang gusto nila ay isang gawa lamang. May maliit na rin kaming business na si Mama ang humahawak. Kaya siguro naisip ni Papa na oras na yon para umuwi siya sa amin at wag nang bumalik pa sa ibang bansa. Bago umpisahan ang pagpapagawa ng bahay namin, ay narinig ko si na Mama at Papa na nag-uusap
sa may kusina. Sa susunod na araw, nadarating ang mga materyales malapit nang simulang ayusin itong bahay natin. Ang problema natin ay kung saan muna tayo manunuluyan habang inaayos itong bahay, ang sabi pa ni Papa. May bahay ang lola ko na wala nang nakatira, sa Cavite lang yon, kaya malapit. Kakausapin ko yung kapatid ko na pinamanahan ng lola ko ng bahay na yon, na kung pwedeng doon muna tayo hanggang sa matapos itong bahay natin, tugon pa ni Mama. O sige, sana yung pumayag siya para hindi na tayo gumastos pa sa pang-upa ng apartment, tura ni Papa. Ang tinutukoy ni Mama na kapatid niya ay si Tita Arnie na bunsong kapatid ni Mama. Nasa ibang bansa na ito at ang buong pamilya nito. Nang araw din na yon ay tinawagan ni Mama si Tita Arnie para sabihin na baka pwedeng doon muna kami sa lumang bahay ng lola nila dahil pinapaayos lang ang bahay namin. Pagkatapos makausap ni Mama si Tita Arnie ay nakangiti siya sa amin, Papa Dudut. Anong sabi ni Arnie? Pumayag ba siya? Tanong ni Papa kay Mama. Oo, pumayag siya. Libre na rin at napakabait talaga ni Arnie. Kaya lang ay luma na raw ang bahay, kaya mag-ingat tayo. Saka marumi na dahil matagal nang napabayaan. Kaya bukas siguro ay pupunta tayong lahat doon para lang maglinis, tugon ni Mama. Pwede rin siguro na maghanap tayo ng kahit dalawang tao na maglilinis. May pasok sa eskwela mga bata. Sayang kung absent pa sila, ang wika ni Papa. Sabagay, mas okay ang ideya mo, pagsang-ayon ni Mama. Ganun lang nga ang ginawa nila Mama at Papa. Naghanap sila ng dalawang tao na siyang gagawa ng paglilinis ng bahay ng lola ni Mama. Buong araw yon nilinis. Pagkatapos ng isang araw ay sinabi sa amin ni Mama na mag-impake na kami ng aming mga gamit dahil pansamantala muna kaming lilipat ng bahay sa lola niya. Doon daw muna kami hanggang sa matapos ang aming bahay. Maraming dapat ayusin at gawin sa bahay. Kaya baka raw matagal lang kami, sa akin ay walang problema yon. Kasi malalayo lang ako ng kaunti sa school at kaya ko mag-adjust. Saka excited pa nga ako kasi panibagong environment yon. After 2 days ay umalis na kami sa bahay namin dahil sisimula na ang pag-aayos doon. Isang truck ang dumating para dalhin ang mga gamit namin sa bahay na aming lilipatan ng pansamantala. Buong pamilya kaming nag-commute dahil hindi na kami kasya sa truck. Wala pa kasi kaming sariling sasakyan ng time na yon. Pagdating namin sa bahay ng lola ni Mama ay nagtulong-tulong kami sa pag-aayos ng mga gamit namin. Totoo nga ang sinabi ni Tita Arnie na luma na ang bahay. Gawa po yun sa kahoy at ang bubong ay yero. Pero kahit luma na yon ay mukhang matibay pa rin kahit na papaano. Dalawang palapag yon. May dalawang kwarto sa itaas at isa sa ibaba. Dito na kami ng papa ninyo sa ibaba. Tapos kayong tatlong magkakapatid ay doon sa unang kwarto sa itaas. Malaki yon kaya kasya kayo roon, ang sabi pa ni Mama. Ma, pwede bang umiwalay muna ako? May isa pang kwarto sa itaas, hindi ba? Ang turan ko. Gusto ko kasi ay solo ako sa kwarto dahil may isa pa namang bakanting silid sa itaas. Matagal ko na kasing gusto at pangarap na magkaroon ng sariling kwarto para meron akong privacy, Papa Dudut. Saka gusto ko rin na hiwalay ako sa dalawa kong kapatid kasi hindi ko naman sila ka-close. Na out of place lamang ako kapag nagkwekwentuhan silang dalawa tapos ay hindi nila ako sinasali sa usapan. Para bang sinasadya nila na maging outcast ako, Papa Dudut. Sorry Heidi, pero ang sabi ng Tita Arnie mo ay hindi pwedeng galawin ng kwarto na yon. Kwarto kasi yon dati ni Lola at lahat ng gamit niya ay naroon. Hindi ka rin magiging komportable doon kasi puno ng mga gamit. Hindi ka makagagalaw ng maayos. Doon sa isang kwarto ay okay doon kasi malaki. Saka sanay ka naman na magkakasama kayong tatlo sa isang kwarto, hindi ba? Sa bahay nga natin ay ganoon kayo eh, ang tura ni Mama. Saka huwag ka mag-alala. Kapag natapos na ang bahay natin ay may sarili ka ng kwarto. Sasabihin ko sa gagawa na hatiin yung kwarto ninyo para solo ka sa kwarto sa bahay natin,
pangako pa ni Papa. Siyempre, nalungkot ako kasi hindi ako napagbigyan sa gusto ko. Chance ko na sana yon para maka-experience na magkaroon ng sariling kwarto. Pero hindi pa ako napagbigyan. Kaya wala akong choice kundi ang sumunod kina Mama at Papa. Kahit napipilitan ako ay sumama pa rin ako sa kwarto ng dalawa kong kapatid. Iisa ang kama sa kwarto na yon pero sobrang laki. Kasya ang apat na tao kung tutuusin. Gawa nga pala sa makapal na tabla ang sahig sa second floor ng bahay. At dahil sa medyo luma na ay umiingit yon ng mahina kapag nilalakaran. Ganon din ang hagdanan paakyat papadudot. Tumutunog kapag nilalakaran pero hindi naman yon tunog na parang masisira na. Siguro'y dahil sadyang matagal na ang bahay kaya ganon papadudot. Sa unang gabi namin sa bahay na yon ay okay naman. Hindi nga lang ako nakatulog kasi namamahay ako. Tapos may naririnig din ako na parang naglalakad pabalik sa labas ng kwarto naming magkakapatid. Iniisip ko papadudot na baka si Mama o Papa yon. Baka chinecheck nila ang bahay pero nakapagtataka kung bakit ganong oras pa nila yon ginagawa. Nang sumunod na gabi ay nakatulog na ako ng maayos. Nakapag-adjust na rin kasi ako. Sa tabi pala ang pwesto ng pagtulog ko kasi magkatabi yung dalawa kong kapatid. Sa gitna ng pagtulog ko ay may narinig ako ng malakas na pagkalabog sa kung saan. Para bang may kung anong gamit ang biglang nalaglag. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako tumayo para alamin kung ano ang pinagmulan ng ingay na aking narinig. Hindi sa pagiging mayabang pero hindi kasi ako matatakutin. Pero naniniwala naman ako sa mga multo dahil sa mga kwento ng mga kaklasiko na nakakita at nakakaramdam ng mga kaluluwa papadudot. Lumabas ako ng kwarto dahil sobrang dilim ng buong kabahayan. Dala ko naman ang cellphone ko na may flashlight at yon ang gamit ko na pang-ilaw sa paligid. Wala akong nakitang kakaiba sa labas ng kwarto at iniisip ko na baka guni-guni ko lamang ang aking narinig. Pero nang pabalik na sana ako sa kwarto ay narinig ko ulit ang pagkalabog. At sa pagkakataong yon ay alam ko na nanggaling yon sa isa pang kwarto sa itaas. Yung kwarto ng lola ni Mama. Out of curiosity ay pumasok ako sa kwartong yon, papadudot. Meron doong isang katre na pang-isahang tao. May cabinet at mga kahon. Wala akong nakita na gamit na bumagsak o kung ano man na maaaring pinagmula ng ingay na dalawang beses kong narinig. Siguro hindi doon nagmula ang ingay. Baka nagkamali lamang ako. Pero nang makita ko ang loob ng silid na yon ay naisip ko na maganda pala talaga yon. Na yon ang maging kwarto ko tapos ako lang mag-isa. Sakto lang kasi sa isang tao ang silid na yon, papadudot. Mas lalo tuloy ako nagkaroon ng kagustuhan na maging kwarto ko yon. Lumabas na ako at sinarado ang pinto. Pagtalikod ko sa pinto ay parang may humila sa buhok ko. Napaaray pa nga ako kasi parang sinabunutan talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit yon nangyari pero dahil sa antok na antok pa ako ay hindi ko na yon binigyan ng pansin. Simula nang makita ko ang loob ng isa pang kwarto sa second floor ay nangarap na ako noon na doon na ako matutulog sa buong stay namin sa bahay na yon, papadudot. Inimagine ko na kaagad ang pagiging maayos ng kwartong yon kapag doon ako natutulog. Inisip ko na muling kausapin si Mama at hilingin na doon na lamang ako matulog pero nagdalawang isip ako kasi alam ko na hindi nila ako papayagan kasi dahil sa sinasabi ni Tita Arnie. Alam ko naman na ang magiging sagot ni Mama kaya bakit ko pa siya kakausapin, hindi ba? And that time, alam ko na hanggang pangarap na lamang ang pagkakaroon ko ng sariling kwarto. At kailangan ko pang hintayin na matapos ang bahay namin bago magkaroon ng katuparan ang mga pangarap ko na yon. Aminado ako na hindi ako masinop sa gamit, papadudot. Sa kwarto namin magkakapatid ay isa lamang ang cabinet pero malaki naman yon. Magkakasamang nakalagay sa cabinet na yon ang mga damit naming tatlo. Hindi kagaya sa bahay namin na meron kaming tigiisang lagayan ng mga damit. Dahil nga sa pagiging burarako, ako ang palaging dahilan kung bakit palaging magulo ang mga damit naming magkakapatid.
Akala ko ay okay lamang yon kasi naayos naman palagi ni Ate Hana ang mga damit namin kapag nakikita niya yung magulo. Hanggang isang araw ng Sabado ay napuno na si Ate sa akin at kinausap niya ako habang gumagawa ako ng assignment sa kwarto. Heidi, baka pwedeng magdahan-dahan ka sa pagkuha ng mga damit mo sa kabinet. Ginugulo mo kasi, pero hindi ka marunong mag-ayos. Ako ang palagi nag-aayos, kagaya na lang ngayon. Parang 10 pusa ang naglaro sa damitan natin. Ang tura ni Ate Hana sa akin. Tinignan ko lamang ang kapatid ko at hindi ako nagsalita at pinagpatuloy ko ang pagsasagot ng aking assignment. Pero hindi pa rin tumigil si Ate Hana sa pagsasalita dahil talagang napuno na siya sa akin. Pwede bang itigil mo muna sandali ang ginagawa mo? Ayusin mo muna ang mga damit sa kabinet para matuto ka. Nasasanay ka kasi na ako ang palagi nag-aayos nun. Medyo inis na sabi ni Ate Hana. Mamaya ko na yan aayusin ate. Tatapusin ko lang itong assignments ko. Pabaliwala kong sagot sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mamaya mo na lang yung gagawin. Alam ko natatakas ka kaya ngayon ay gawin mo na ang inuutos ko sa iyo. Ang sabi ni ate. Malapit na akong matapos saka hindi ka ba makapaghintay? Alis ba yung mga damit kapag hindi ko kaagad inayos? Kung makapag-utos ka naman ay para kang si mama? Maging ako ay nainis na rin kaya nasagot ko siya ng ganoon papadudot. Hoy Heidi, mas matanda ako sa iyo kaya huwag mo kong sinasagot ng ganyan. Ayusin mo muna mga damit bago mo tapusin yung assignments mo. Sigaw ni Ate Hana. Hindi ko na lamang ulit pinansin si Ate Hana at inakala ko na kapag ganoon ang ginawa ko ay titigil na siya sa pagsesermon sa akin. Pero mas lalong nainis si ate sa pagdedma ko sa kanya. Kinuha niya ang notebook ko at itinapon niya yon sa isang sulok. Nagalit ako sa ginawa niya kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabunutan siya. Nagsabunutan kaming dalawa at nagkaroon pa kami ng sigawan. Narinig ni mama ang sigawan namin ni ate kaya umakyat siya at inawat kami. Nagsumbong si ate kay mama na hindi ako sumusunod sa kanya. Pinapaayos lang naman daw niya yung mga damit namin sa kabinet dahil ako rin naman daw ang gumugulo ng mga yon. Sinabi ko na aayusin ko rin yon pagkatapos ng assignment ko pero hindi makapaghintay si Ate Heidi. Ang sabi ko pa ay hindi ako magagalit kung hindi itinapon ni ate ang notebook ko. Nagalit si mama pero mas kinampihan niya si Ate Hana. Wala raw akong galang sa mas nakakatanda sa akin. Mabuti na lamang at wala dito ang papa ninyo. Kung nandito yun ay baka napalo kayong dalawa. Lalo ka na Heidi, lumalaban ka pa sa ate mo, ang tura ni mama. Hayaan nyo na kasi akong humiwalay ng kwarto kina ate mama. Doon na lang ako sa isang kwarto para hindi na kami nag-aaway, ang sabi ko. Oo nga mama, doon mo na lang patulugin niyang si Heidi, napakaburara niyang kasama sa kwarto. Pati mga gamit namin ni Kayla ay nagugulo dahil sa kanya. Matalim ang tingin na sabi ni Ate Hana. Tuwing umaga hanggang hapon ay wala talaga si Papa sa bahay na yon dahil binabantayan niya yung ginagawa sa bahay namin. Gabi na siyang umuwi at nang dumating si Papa kinagabihan ay hindi muna sinabi ni Mama kay Papa ang nangyaring pag-aaway namin ni Ate Hana habang nagdi-dinner kami. Ako ang nakatoka sa paghuhugas ng mga pinagkainan ng gabing yon. After ko matapos ay umakyat na ako sa kwarto namin at natulog na. Hindi ko na lamang pinansin ang dalawa kong kapatid na nagkwekwentuhan tungkol sa crush nila sa school. Ugali ko na kasi ang magising tuwing gabi dahil palagi ako nagpupunta sa banyo para umihi. Nang gabing yon ay nagising ako. Papaba na ako ng hagdanan nang makita ko sina mama at papa sa kusina. Nag-uusap sila at sobrang tahimik ng gabi kaya narinig ko ang pinag-uusapan nila. Nag-away si Hana at Heidi kanina. Ito kasing si Heidi hindi sinunod ng ate niya. Nagsabunutan pa talaga silang dalawa. Gusto lang naman ni Hana na ayusin ni Heidi ang mga damit nila dahil magulo. Pero wag mo na silang pagalitan at nagawa ko na yon ha? Ang turan pa ni mama. Ibang iba talaga si Heidi sa mga anak natin. Hindi siya close sa mga kapatid niya at sa atin. Ang sabi ni Papa. Kaya nga, bata pa lang siya, ayan na ang napansin ko kay Heidi. Sa tingin ko ay mas makakabuti kung ihiwalay muna natin ng kwarto si Heidi.
Ipagamit na natin sa kanya yung kwarto sa itaas. Ang wika ni mama na kinasaya ko o papadudot. Hindi ba ang sabi ng kapatid mo ay bawal gamitin ang kwarto na yon? Tanong pa ni papa. E kesa naman araw-araw na mag-aaway sina Heidi at Hannah. Saka hindi ko na lang sasabihin kay Arnie na ginagamit yung kwarto ni Lola sa itaas. Ang sabi ni mama. Tinanong pa ni papa si mama kung ano raw ang mga gamit ng lola ni mama na nasa silid na yon at bakit ayaw ipagamit ni Tita Arnie ang isa pang kwarto sa itaas. Ang sagot ni mama ay isa raw manggagamot noon ang lola niya. Bukod sa paggagamot ay mahusay rin daw ang lola niya pagdating sa mga sinasapian ng kaluluwa at mga demonyo. Marunong din daw tumawag ng demonyo ang lola niya. Ayon pa kay mama ay meron daw naging kaibigan ng lola niya na demonyo at yon ang nagbigay ng kakayahan na yon sa kanyang lola. May hinala pangaraw sila na isinangla ng lola niya ang kaluluwa nito sa demonyo. Kaya ito nagkaroon ng ganong kakayahan. May mga ritual daw na ginagawa ang lola ni mama lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Sa mga narinig ko ay mas lalo ako nagkaroon ng kagustuhan na gamitin ang kwarto ng lola ni mama Papa Dudut. Gusto kong tingnan ang mga gamit na naroon. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay sinabi ni mama sa akin na pwede ko nang gamitin yung isang kwarto sa itaas. Pero mahigpit niyang ibinilin sa akin na huwag kong pakikialaman na ng mga gamit doon ng lola niya at baka kapag nalaman ni Tita Arnie ay magalit sa amin. Tuwang-tuwa ako papadudod sa wakas kasi ay mai-experience ko na ang pagkakaroon ng sariling kwarto. Pero bukod sa akin, alam ko na masaya rin sina Ate Hannah at Kayla na hindi na nila ako makakasama sa isang kwarto dahil alam ko na ayaw nila sa akin. Sa sobrang excited ko pa nga ay naglipat na ako ng mga gamit ko sa kabilang kwarto matapos kong maglinis doon. Bumili pa si mama ng mumurahing kutsyon kasi wala na kaming extra na kutsyon para tulugan ko. Sa kahon na lamang din muna inilagay ang mga damit ko. May laman kasi yung cabinet na naroon. Pero walang kaso yon sa akin kasi ang importante ay meron na akong sariling kwarto, Papa Dudut. Masayang masaya ako sa unang gabi ko na matutulog sa sarili kong kwarto. Hindi rin ako nanibago dahil matagal ko ng pangarap yon. Binigyan din ako ni Papa ng isang maliit na table at isang upuan para magsilbing study table. Nang gabing yon ay inabot na ako ng alas 10 ng gabi sa pagsasagot sa mga assignment ko. Hindi ko na kasi natapos ang iba dahil sa nag-aaway kami ni Ate Hannah. Kailangan ko na yung tapusin dahil Lunes na kinabukasan. May pasok na sa school. Habang gumagawa ako ng assignment ko ay may narinig akong tatlong pagkatok sa pinto ng kwarto. Mahina lang naman ang mga katok. Sandali kong iniwanan ang ginagawa ko para buksan ang pintuan. Pero nang buksan ko yon ay wala naman akong nakitang tao. Hindi ko alam kung bakit gabi-gabi sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 11 ay merong kumakatok sa kwarto ko pero kapag binubuksan ko naman ay walang tao. Noong una ay okay lang sa akin kasi baka naman pinagtitirpan ako ni na Ate Hannah at Kayla. Hanggang sa sandali kasi na yon ay hindi pa rin kami nag-uusap ni Ate Hannah dahil sa naging pag-aaway naming dalawa. Siyempre hindi na rin ako papansinin ni Kayla dahil silang dalawa ang palaging magkakampi. Pero nang tumagal na ang mahigit 1 week na pangyayari na pagkatok gabi-gabi ay doon ako nakaramdam ng inis, Papa Dudut. Sigurado ako na ang mga kapatid ko ang gumagawa nun at hindi ko alam ang trip nila sa buhay. Kaya isang gabi, nagbantay ako malapit sa pinto pagsapit ng 10 p.m. Inintay ko kung meron ulit kakatok kahit medyo inaantok na ako ay nagtiis ako. Gusto ko na talagang mahuli sa akto ang mga kapatid ko sa pagkatok nila sa aking kwarto. Maya-maya nga ay nakarinig na ako ng tatlong mahihinang katok sa pinto. Mabilis kong binuksan ang pinto at pagkarinig ko sa katok para talagang mahuli ko sila pero pagbukas ko ay wala ulit akong nakitang tao. Hindi ko maintindihan kung paano ganong kabilis na nakaalis ang mga kapatid ko at nakabalik ng kanilang kwarto matapos nilang kumatok sa aking kwarto. Ngunit hindi ko na kayang palagpasin ang gabing yon nang hindi sila nakakausap. Kaya ako naman ang pumasok sa kwarto ni Ate Hannah at Kayla.
Binuksan ko ang ilaw at nakita ko silang nakahiga at nakapikit. Hoy, huwag na kayong umarte na natutulog. Alam ko nagtutulog-tulugan kayong dalawa. Gising ko sa mga kapatid ko. May pagtataka na nagising si Ate Hana at Kayla. Ano bang trip mo at nangiistorbo ka ng tulog? Inis na tanong ni Ate Hana. Kayo yata ang dapat tanungin ko ng ganyan, ate. Anong trip ninyo ni Kayla at gabi-gabi kayong kumakatok sa kwarto ko? Tinatakot niyo ba ako? Pwes para sabihin ko sa inyo, hindi effective ang pananakot na ginagawa ninyo. Sa susunod ay galingan ninyo. Galit na sabi ko. Nababaliw ka na ba, Heidi? Ano bang kumakatok ang sinasabi mo? Ang turan pa ni Ate Hana. Napakagaling mo talaga magmaang-maangan, ate. Humanda ka. Bukas, isusumbong ko kayo kina mama at papa. Banta ko pa at saka ako lumabas ng kwarto nila. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay sinumbong ko sina Ate Hana, kina mama at papa. Sinabi ko na palagi silang kumakatok sa kwarto ko tuwing gabi para takutin ako. Mariin naman ay itinanggi ni na ate ang paratang ko. Tulog na raw sila kapag ganong oras at hindi nila sasayangin ang energy nila para kumatok gabi-gabi sa aking kwarto. Masaya na nga raw sila na hindi nila ako kasama sa kwarto kaya bakit pa raw nila yon gagawin? As usual, hindi ako pinaniwalaan ni na mama at papa. Ang lumabas pa ay gumagawa ako ng kwento para mapagalitan si Ate Hana at Kayla. Hindi ako makapaniwala na hindi naniniwala si na mama sa akin. Akala ko pa naman ay pagsasabihan nila si ate pero ako pa ang lumabas na masama sa pagkakataon na yon. Nagkaroon tuloy ako ng pagsisisi kung bakit pa ako nagsumbong dahil napagalitan pa ako ni papa nang sabihin ni Ate Hana na sumugod ako sa kwarto nila kagabi at inabala ang pagtulog nila. Alam ko sa aking sarili na hindi ako gumagawa ng kwento, Papa Dudut. Naniniwala rin ako na nagsinungalin ang mga kapatid ko para mapagalitan ako. Sigurado ako na silang dalawa talaga ang kumakatok sa kwarto ko gabi-gabi. Yun nga lang ay wala na akong magagawa kundi ang tumahimik at huwag nang ipagtanggol ang sarili ko. Wala na rin namang mangyayari kung ipipilit ko ang katotohanan na alam ko, Papa Dudut. Masama ang loob ko sa mga nangyari, Papa Dudut. Hindi na yon maiiwasan dahil sa nagsasabi ako ng totoo tapos hindi ako pinaniwalaan. Lumabas pa na sinungaling ako at pakiramdam ko tuloy ay hindi ako mahal ng mga magulang ko. Gusto ko na nga lang isipin na baka ampon ako kaya sila ganon sa akin. Pero imposibleng ampon ako kasi kamukhang kamukha ako ng nanay ko. Simula na mangyari yon ay pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magsasabi sa kahit na sino sa pamilya ko. Kapag may nangyayari sa akin, total ay hindi nila ako pinaniniwalaan. Tungkol naman sa kumakatok sa pinto ko tuwing gabi ay nagpatuloy po yon at hindi pa rin tumigil. Kaya bumili ako ng mamurahing earphone para hindi ko na naririnig ang pagkatok. Nakikinig na lamang ako ng music hanggang sa makatulog. Medyo effective naman yon noong una pero may isang gabi na sobrang lakas ng pagkatok na parang gusto nang gibain ang pinto. Kahit na naka-earphone ako ay dinig na dinig ko yon, Papa Dudut. Hindi na ako nakatiis na huwag tumayo para buksan ang pinto at kagaya ng dati nang buksan ko yon ay wala akong nakitang tao. Naisipan kong sugurin ang kwarto ni na Ate Hana dahil sila lang naman talaga ang alam kong pwedeng gumawa nun. Pero nang nasa harapan ako ng pinto ng kwarto nila ay umatras ako. Paano ay naisip ko na kapag ginawa ko yon ay ako naman ang lalabas na masama at ako rin ang mapapagalitan. Ang ginawa ko ay naglakad na ako pabalik ng aking kwarto. Nang bubuksan ko na ang pinto ng kwarto ko ay nanghilakbot ako nang makarinig ako ng malakas na katok sa pinto. At ang nakapagtataka pa roon ay sa loob ng kwarto nang galing ang mga katok. Nang tumigil ang katok ay natigilan ako. Hindi ako makagalaw dahil pinipilit kong i-analyze kung paano na may kumatok mula sa loob ng aking kwarto. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil pakiramdam ko ay may naglalakad sa loob ng kwarto. Kaya idinikit ko ang tenga ko sa pinto para makinig. Nagtaasan ang balahibo ko nang may marinig akong mabagal na paghinga. Yung bang parang isang napakalaking tawang gumagawa ng paghinga na yon? Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka may nakapasok sa kwarto ko nang hindi ko namalayan. At dahil sa hindi naman ako matatakot din at matapang,
ay matapang kong binuksan ang pinto pero wala akong nakitang ibang tao. Sa kabila ng kakaiba at hindi may paliwanag na nangyari ng gabing yon ay pinili ko pa rin huwag magsalita at ikwento yon sa mga magulang ko. Naiisip ko na ang sasabihin nila na gumagawa ulit ako ng kwento. Baka kapag sinabi ko yon ay isipin pa nila na nagpapapansin ako sa kanila. Isa sa napansin ko simula nang makarinig ako ng pagkatok sa loob ng aking kwarto ay hindi ko na na-experience yung may kumakatok sa pinto ng kwarto ko tuwing gabi. Kaya nagawa ko ng matulog ng maayos. Isang umaga ng Sabado, nasa sala ako at nanonood ng TV ay wala akong assignment noon kaya chill lang ako papadudot. Nang natapos na ang pinapanood ko ay umakyat ako sa itaas at nagkulong sa aking kwarto. Umiga ako habang nakatingin sa kisame. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naisip na tingnan ang mga gamit ng lola ni mama na naroon. Nainip kasi ako at wala na akong maisip na gawin kaya yon ang naisip ko. Sabi ko pa sa sarili ko ibabalik ko na lamang sa dati ang mga titignan kong gamit para hindi mapansin ni mama na nakialam ako doon. Sa pagtingin ko sa mga gamit doon ay napatunayan ko na totoo nga ang mga narinig ko mula kay mama na isang manggagamot ang lola niya. May mga bote roon na may laman na langis at mga likido na kulay pula, berde at dilaw. May mga nakita rin akong lumang notebook na may nakasulat na parang dasal at kung hindi ako nagkakamali ay nasa salitang Latin yon. May isang page pa nga na binasa ako kahit na hindi ko naintindihan. Meron ding Ouija board sa cabinet na ibinalik ko kagad at baka matukso akong gamitin yon at may matawag pa akong kaluluwa o demonyo. Mabuti na rin at nag-iingat. Nakaugalian ko na ang pakikialam at pagtingin sa mga gamit ng lola ni Mama Papadudut tuwing walang akong pasok at wala akong ginagawa ay yon ang aking pinagkakaabalahan. Hindi ako natatakot na mahuhuli ako ng mga kasama ko sa bahay kasi simula nang doon na ako natulog ay walang ibang tao na pumapasok sa kwarto na yon kundi tanging ako lamang. Pero nagkamali pala ako Papadudut hapon noon at tinignan ko ang mga nasa kahon. May mga nakita pa akong manika na parang ginamit sa pangkukulam. Nagulat ako nang biglang pumasok si mama at nahuli niya akong nakikialam sa mga gamit ni lola. Heidi, anong ginagawa mo? Hindi bang sabi ko sa iyo ay huwag mong pakikialaman na ng mga gamit ni lola? Sigaw ni mama sa akin. Sorry po, wala po kasi akong magawa. Saka na curious lang ako sa mga laman ng kahon. Ngayon ko lang naman po ito ginawa, pagsisinungaling ko pa. Eh kahit na, hindi ba't ang sabi ko sa iyo ay pwede mo itong gawing kwarto pero hindi mo gagalawin ang mga gamit? Sagrado ang mga gamit na yan ng lola ko dahil ginamit niya yan sa panggagamot nung buhay pa siya. Saka kapag nalaman ng Tita Arnie mo yung ginawa mo ay magagalit yun. Patuloy na sermon ni mama. At dahil nga sa nahuli ako sa kwarto ay hindi ko na nagawa pang tumanggi at magpalusot papadudot. Nakiusap ako kay mama na huwag niya akong papalisin sa kwarto na yon at nangako ako sa kanya na hindi na ako makikialam ng mga gamit ng lola niya. Dapat lang na hindi ka na makialam, Heidi. Kapag nahuli ulit kita ay doon ka na matutulog sa amin ng papa mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang tura ni mama. Opo, hindi ko na po talaga uulitin, promise. Tugon ko. At kahit nga nangako na ako kay mama na hindi ko na gagawin na pakialaman na ng mga gamit na naroon sa kwarto, ay may parte pa rin ng utak ko na natutuksong gawin yon, Papa Dudut. Na-amaze kasi ako sa mga gamit ng lola ni mama na noon lang ako nakakita ng karamihan. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko sa takot na mahuli ulit ako ni mama tapos ay paalisin na niya ako sa kwarto na yon. Alam ko na dahil nahuli na niya ako, nang isang beses ay magkakaroon na siya ng hinala na baka ulitin ko yon. Sa paglipas ng mga araw ay hindi pa rin kami nagpapansinan ni na Ate Hannah at Kayla. Nasa iisang bahay nga kami pero hindi kami nag-uusap. Sa akin ay ayos lang ang ganon kasi sanay na ako na hindi ko kinakausap ang mga kapatid ko at mas okay ngayon kasi hindi ko na rin sila feel na dalawa. Kumbaga ay pabor yon para sa akin. Makalipas ang ilang buwan ay naging normal na ang pagtulog ko sa kwarto na yon, Papa Dudut. Nawala na ng tuluyan yung kumakatok at hindi na ako nakakaramdam ng kakaiba. Pakaramdam ko nga ay parang akin na talaga ang kwarto na yon. At kung ako ang papipiliin, Papa Dudut.
Ayun ang gusto kong maging kwarto sa buong buhay ko. Kapag nandun kasi ako ay payapa lamang at hindi ko na kailangang isipin na dapat akong makipagsalamuha sa aking mga magulang at mga kapatid. Parang naging sariling mundo ko na ang kwartong yon, Papa Dudut. Napagtagumpayan ko naman na huwag nang makialam sa mga gamit na naroon. Takot na akong mahuli ulit ni Mama saka naiintindihan ko na mali ang ginawa ko. Kahit patay na ang may-ari ng mga gamit na naroon, ay pakikialam pa rin ang ginawa ko at kahit man ako, kung may nakialam ng mga gamit ko ay magagalit. Isa talaga sa hindi ko makakalimot ang experience ko sa kwartong yon ay noong birthday ko, Papa Dudut. Inandaan naman ako ni na Mama ng araw na yon pero hindi ko na-appreciate kasi hindi nila ako binili ng cellphone na matagal ko nang nire-request sa kanila. Ibinili kasi nila si Ate Hana ng cellphone noong birthday nito kaya nainggit ako. Nag-expect ako na yon ang regalo nila sa akin pero hindi pala. Kaya naman sumama ang loob ko. Nang matulog ako ng gabing yon ay napakabigat ng dibdib ko. Talagang sinabi ko na tatandaan ko ang araw na yon na ipinaramdam sa akin ng mga magulang ko na hindi pantay ang tingin nila sa aming magkakapatid. Mas mahal nila si Ate Hana at Kyla. Umiiyak ako hanggang sa makatulog. Nalimpungatan ako nang maramdaman kong sobrang init ng kwarto. Nagtaka ako kasi nakapatay yung electric fan. Akala ko pa nga ay nag-brown out pero nakita ko na nakaalis sa saksakan yung electric fan. Nagkaroon ako ng hinala na baka si Ate Hana o Kyla ang nag-alis ng saksak ng electric fan para pagtripan na naman ako. Nagalit ako sa naisip ko na yon kasi mismo ang birthday ko ay ginaganon nila ako, Papa Dudut. Isinaksak ko ulit ang electric fan at inilako ang pinto para wala na talagang makapasok. Habang tulog ako, pagkahiga ko ay sobrang init pa rin kahit nakatutok na sa akin ang electric fan. Parang apoy ang hangin na ibinubuga sa akin ng electric fan. Tatayo sana ako para i-check ang electric fan at baka bigla yung mag-overheat tapos ay sumabog nang may napansin ako sa gilid ng aking mata na gumagalaw. Marahan akong tumingin sa gumagalaw at natakot ako nang may nakita akong malaking tao na nakatayo sa isang sulok ng kwarto. Kahit medyo madilim ay nakikita ko pa rin siya. Sa sobrang laki at tangkad niya ay medyo nakayuko na siya. Pulang-pula ang mga mata niya at parang umiilaw yon. Naririnig ko rin ang mabagal niyang paghinga na para bang pagod na pagod siya. Ganun yung paghinga na narinig ko dati sa loob ng kwarto. Nakangiti siya sa akin ng malaki kaya kitang-kita ko ang ngipin niya na matutulis. Nang tawagin ng nilalang na yon ang pangalan ko ay doon ako napasigaw ng malakas. Tumakbo ko sa pinto at pinilit ko yung buksan pero ang nakapagtataka ay hindi ko yun magawang buksan. Tinignan ko ulit ang nilalang na yon pero nawala na siya. Kahit na hindi ko na siya nakita ay hindi pa rin nawala ang takot ko dahil naramdaman ko na naroon pa rin siya, kaya hindi ako tumigil sa pagsigaw at paghingi ng tulong. Hindi ako matatakotin pero nang sandaling yun ay talagang natakot ako. Si Ate Hana at Kyla ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pagkakita ko sa kanilang dalawa ay naramdaman kong ligtas na ako. At sa sobrang takot ko ay napayakap ako kay Ate Hana habang umiiyak. "Ano nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw?" may pag-aalalang tanong ni Ate Hana. "May lalaki sa kwarto ko, nakakatakot siya ate." Iyak ko na parang isang bata na nagsusumbong. Nagising na rin noon sina Mama at Papa. Sinabi ko ang nakita ko at nang i-check nila ang kwarto ay wala silang nakita. Pero sa pagkakataon na yun ay pinaniwalaan nila akong lahat. Lalo na nang sabihin ni Mama na baka ang nakita ko ang isa sa mga nilalang na nakainkwentro ng lola niya. Dahil sa mga nangyari ay hindi na ako natulog pang muli sa kwartong yon. Bumalik na ako sa kwarto ni Ate Hana at Kyla. Hindi ko rin alam, simula na mangyari yon sa akin ay unti-unti kong nilapit ang sarili ko sa aking pamilya. At hindi ko napansin na naging close na rin ako sa dalawa kong kapatid. Naintindihan ko na ang sitwasyon na kagaya na nangyari sa akin ay wala akong ibang matatakbuhan kundi ang pamilya ko lamang. Makalipas pang ilang buwan ay umalis na kami sa bahay na yon dahil natapos na ang pagpapaayos ng aming bahay. Kagaya ng sinabi ni Papa sa akin ay meron akong sariling kwarto doon. Sa ngayon ay okay na ang relasyon ko sa aking pamilya lalo na sa dalawa kong kapatid. Nang lumaki na kami at nagkaroon ng sariling pamilya ay doon ko na talaga na-realize kung gaano kaimportante
ang magandang samahan ng isang pamilya. Lubos na nagmamahal, Heidi. Sa isang pamilya ay hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa magkakapatid dahil kayo ay magkakaiba ng ugali at paniniwala. Ngunit makakabuti na sa huli ay meron kayong kagustuhan na maresolba o maayos ang gusot. Napaka-importante ng pagkakaroon ng magandang relasyon sa inyong pamilya dahil sila ang matatakbuhan mo sa oras na ikaw ay lugmok o may problemang pinagdadaanan. Communication at pag-unawa ang susi sa pagkakasundo ng isang pamilya o kahit anong klaseng relasyon pa yan. Pag-usapan ng mahinahon ang mga problema. Magkaroon tayo ng tenga na handang makinig at puso na palaging umuunawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng katatakutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Papa Dudut Stories.